prutes ng orange, makukuha mo sa balat at buto, makukuha mo sa laman is only 13%. Imagine mo natatapon mo sa basura. Sayang, di ba? Ay, ito, pinya. Pamilya kayo sa pinya? Mahinig kayo sa pinya? Yes. Imagine mo, pinya is good source of vitamin C. At the same time, this will help your digestive process. It will cleanse, it will help you cleanse yourself. It will detoxify. Kasi na may level doon na may mga enzymes po yan. Sino kumakain ng matigas na bahagi ng pinya, yung subok? Meron? Meron yung iba kinakain. Sir, kumakain din kayo ng corona, yung sa ulo. Nilinaw ko lang ho, ha? Para magkaintindihan tayo ba, ha? So, pag hindi, alam nyo, kumakain kayo, sasayang, di ba? Hindi natin kinakain yung subo, kasi talaga natatapon, kasi gisi-gisi, may mga langalang imo ng kanon, di ba? Eto lang, 90% of the enzyme sa pinya, nasa subo at corona, 10% lang nakakain sa lakas. 10% lang nasunod. Di ba? Imagine mo, labay ng labay ba? Mahal mo kayo mong palit niya, imo ng labay. So, unya, ikaw, umay, kanon yung stintahan, manang, palit ako pinyari ka ng subo o corona, 5 pesos lang. Ha? Ang gracious tipi po kayo ka, na healthy pa kayo. Yang ang gato, hindi mo gisi na yung babay ka po doon eh. Ha? Ay, lumang itong speaker na upaw, eh, malamit, gudu siya, ay, mga pakal yung yoba. Ay, ay, kung basula ha? Kung lang ito daan. Unsa pa? Ako, naanak kayo fruit salad, no? Tawa ba na fruit salad? Plum, cranberry, blueberry, strawberry, blackberry, bilberry. Pag ayaw minum, delikado, berry-berry. Cherry, apricot, papaya, orange, grape, and pineapple. Meron ka nang? So, bakit sila mga prutas na to? These are very rich with antioxidants. Napakataas ng level ng antioxidants ng mga prutas na to. Kaya pinagsama-sama sila. Kung meron kang prutas, unfair naman kung wala kang fruit salad. Meron kang dapat chop suey. Meron kang 12 kinds of vegetables as well. So, hindi lang 5 piraso prutas, kundi 12 piraso. 12 kinds of fruits and 12 kinds of vegetables. And kung titignan mo sa research, if you go to the Anti-Cancer Society, these are the recommended vegetables. Parsley, kale, spinach, wheatgrass, brussels, asparagus, broccoli, cauliflower, beet, carrot, cabbage, and garlic. These are the anti-cancer vegetables. So if you're eating this as early as now, you can prevent cancer in the long run. Are you with me? Yes. Are you learning? Yes. And what is most exciting about this one is ito, gusto paborito ko garlic. Para sa aming garlic. Ah, high blood? Anti-aswang na siya eh. Diba? Maglabalakaw kagabiin eh, panalipdan yung garlic na. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa, di ba? Pang aswang pa, di ba? So, laki garlic, wherever you go, ang ganda po. Kasi po, by the way, kidding aside, ang garlic is very good. It's good for the skin, it's good for high blood, ang daming nagagawa ng garlic nito. Ito naman, ito yung mga anti-cancer fruits and vegetables. So, kung kumakain nito, nagiging healthy yung diet mo. Maliwanag ba? So, matanong ko lang, sino mahilig kumain dito ng prutas at gulay na sa kamay? Yan, dami. Palakpakan yung sarili nyo. Matanong ko lang, sino kami niya, sino mahilig kumain ng talong? 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 Lalaki si sir. Sino pa? Sir, ba't di ka? Ba't talong sir ba? Kita na talong sir? Ha? Paborito niyo mo talong? Ulitin ko, kilala niyo talong? Sino mahilig kumain ng talong? Nasa kamay? Yan. Masarap ba ang talong pag may kasamang itlog? Di ba yung turtang talong ba? Ha? Kinaturtang talong, di ba? Kung saan mo pagkaon sa talong? Ha? Kasi ito, usap, namin yung tumungo sa? Kanoon ba? Kanoon, di ba? Uy, karuhon na niyo, uy. Pag-sure mo. Talong ba? Di ba itlog? Butang? Usually kasi, pag namimili, sino mahilig talong? Kasang kamay, taas kamay, taas kamay. Yan. Nay, nakakain na kayo ng talong? Ha? Gusto yung talong? Nay, dati pag namimili kayo ng talong, anong gusto mong talong, Nay? Yung mahaba o maikli? Ha? Color violet agad? Nanay ba, mahaba, mahikli, violet ng imo haba, lain siya nag-traffic na, hindi na kayo, bali na rin. Bali na, bali na. Kisa man rin, eh, tarotawa eh. Ma'am, ang gusto niyo talong, mahaba o mahikli? Hamis, sagun niya. Mahaba o mahikli, ang tanong, hamis. Talaga kayo, oh. Ang usually kasi pag namimili ka, di ba, mahaba, mahaba o mahikli? Makinis o kulubot? Matuwid o baluktot? Mataba o payat? Tanong yan naman mong tinanawan, oy! Kalain ba yung tinanawan? Mayroon, no, ano ba? Ilan siya isda mo? Ano, itsura pa lang, ay! Talong ba? Bakit yun ay tanong? Kasi po, pag namimili naman talaga tayo ng talong sa palengke, gusto natin mahaba, mataba, makinis, tama ba? Ayaw natin ng payat, kulubot at baluktot kasi nga may uod. Tama? Tama mali? Eto na ngayon, napunta ko sa palengke, wala akong magawa.
eh nakita ko yung kulubot at payat na talong, eh may uod. Sabi ko, uy, uod, kumusta ka na? Ba't dyan ka? Sabi niya, uy, may Spain, uod na ka na! Tuwang-tuwa sa akin. Sabi ko, bakit dyan ka? Sabi niya, kasi, dito, wala chemical noon, maraming chemical, maraming pintinay. Pag inain ko yung panay ako, inyo na lang. Oh, tawa-tawa kayo, daming chemical pesticides ang hihilig niyo. Tama ba? Imagine mo, all the while without this knowledge, we're just eating the food all the while with the healthy yung kinakain mo kasi mahaba, mataba, makinis. Yung pala, ang daming chemicals at pesticides kaya hindi tinatabla ng uod. No wonder, hindi mo mamalayan, nagkakaroon ka ng problema sa katawan, hindi mo malang napapansin sa panlabas na kanuman. Are you learning? Yes. Are you with me? Yes. Ang kamatis, for instance, ang kamatis, alam niyo po ba may tamang oras sa pagpitas ng kamatis? Kamatis is very good source of lycopene. Lycopene is an anti-cancer, it's good for the heart. However, pag pinitas ng kamatis, pag tanga or morning, early morning, hindi mo matitikman yung tunay na lakas ng lycopene kasi kulang ng tirik sa araw. During the process na tirik ang araw, this will create the synthesis para lumabas yung tunay na lakas ng lycopene. And this, when you eat this tomato, is very healthy in your body. Maliwanag? So sa atin kasi meron tayong kultura sa mga farmers natin na mimitas ng prutas or kamatis sa umaga kasi walang init. Tama ba? Yung iba sa hapon, sabi nga sa umaga daw kasi fresh na fresh. Yung iba sa hapon naman kasi walang init. Yung iba kailan? Paggabi. Kasi wala yung may-ari. Di ba? Pitas ng pitas, di naman sa kanila. Di ba? Paspasinay. Ato ni Pariso din sa itong talong na yun. Di ba? Kaya lang, hindi mo makubo yung tunay na lakas ng kamatis pag pinitas mo siya at the wrong timing. Di ba? So our products is carefully. Kaya nga meron tayong careful harvest method kasama po yung sa ginagawa natin. Lahat po yan, kung mapapansin mo, kasama po yan dito sa products natin. Palakpakan naman yung glove holders natin yung vegetables. Meron ka ng chop suey, meron ka ng fruit salad. Ano pa? It has 18 amino acids. By the name itself, amino acids, it's a building blocks of proteins. By the way, if you're not familiar about amino acids, lahat na ng gym, nagpapalaki ng katawan, they're using amino acids as a supplement. Bakit po? This will give you a boost of energy and strength. 20% of your strength on a daily basis, 20% ng lakas mo nanggagaling sa production ng amino acids. No wonder kung kakain po kayo everyday, merong kasamang ulam at kanin. Palaging partner yan. Yung kanin is carbohydrates, yung ulam usually is a source of proteins or so-called amino acids. Isda, karne, itlog, at kung ano pa, gatas yan, galing na kukuha natin ng amino acids yan. So, kulang ka ng amino acids sa production mo araw-araw, mabilis ka manghina. Maliwanag ba yun? Kung hindi pa niyo subukan at you're in doubt about what I'm saying, pag-uwi niyo ang bahay, mamaya mag-dinner time niyo, subukan niyo. Kumain kayo, huwag kayo kumain ng amino acids. Ibig sabihin, mag-dinner kayo, walang kasamang ulam. Di ba 100% lahat kayo manghihina? Puro kanin lang. Imagine yourself, kumakain ka, puro kanin lang, balik kayo. Mauubos ko kayo ito. Di ba? Hindi mo ba matatapos hinang-hina ka na? My God! Di ba? O paano mo mauubos yun? Di ba? Puro kanin lang, puro carbohydrates lang. Which means, kapatid, kulang ka sa produksyon. Kaya laging magkasama ho yan. Good thing about our product, no wonder may mga yung binibigyan mga tao, bakit siya biglang lumakas? Dati matamlay siya, dati mahina siya, but nung ininom niya yung product no, nagkakaroon siya ng extra strength, nagkakaroon siya ng extra lakas, kaya nagiging mas mabilis, mas maliksin. Napapansin niyo because of this one. So I want you to know this. Because some people might answer na, ewan ko, basta lumakas lang siya. But because of this one, kaya lumalakas siya. Maliwanag po ba yun? Ano pa? Aside from amino acids, it has 14 green foods and spirulina blend. Pag sinabi natin green foods, mga damong ligaw kasama yung spirulina. Ito, one of the most exciting components with our product is the so-called green foods and spirulina. Spirulina, ladies and gentlemen, is a blue-green algae, isang uri ng lumot. Nakakita na kayo ng lumot? Grabe talaga yung mga first-timers, pa-update kayo. Pag yung lumot, healthy ng lumot. Pagkulit ito sa banyo, dalawa kayo, lumot at muskusol. Nasa puso kayo, nagkagabi yun. Kuyawan mo sa ito. Uy, ayun, di mo mamuskos din asa ha. It's a cultured algae, it's a blue-green algae na kukuha natin sa ilalim ng dagat. And it's very healthy. Why? This is an immune system booster automatically. Pag ininom mo ito, ano itong mga green foods na ito? Mga damong ligaw. Alfalfa, barley, dandelion, wheatgrass, melissa, lemongrass, tanglad. Nito, brisetiso, chlorella, plantains, cilantro, and spirulina. Noon nag-aaral kayo, sabi ng mga teachers natin, guru natin, chlorophyll is a coloring pigment of the plant. Totoo? Tama? Akala natin noon, it's just a color. But, the recent study show sa mga bagong pag-aaral ngayon, napatunayan, na yung chlorophyll pala is very rich again with antioxidants.
Pag kumakain ka pala ng green foods, mga prutas, mga gulay, mga halaman, tumitibay din yung katawan mo. Tumitibay din yung